Wala akong na-hunt today, guys, no? Kaya magma-magic na lang tayo ng barya. Panoorin po ninyo, huwag kukurap, pero pwedeng huminga. Alright, ito po ang ating na-magic ngayon. Apat na piso. Guys, meron na ba kayong ganito? So, balikan natin at kilalanin at tingnan ang mga value nito sa ngayon. Welcome back, guys. Huwag kalilimutang mag-join sa ating membership at mag-subscribe. At pag-subscribe, paki-on ang notification bell, guys, no? Paki-like and share na rin ang ating mga content, especially yung ating mga members na nakapag-join na sa ating group chat. So, keep it up, guys, no? Alright, ang piso, guys, natin na small type 1 piso. Ang mga taon, guys, nito ay 4 na taon lamang, no? 1991, 92, 93, and 1994. Siyempre, ang face value niya ay 1 piso. At ang kanyang composition ay stainless steel. Walang ibang halo, no? Nakalagay dito, stainless steel. So, pure stainless steel lang yan. At tumitimbang ito na 4 gram. Kanyang diameter 21.6 mm, may kaliitan syempre, no, makikita naman natin. At kung familiar tayo sa old coins na ito, di ba? At andito yung kanyang references. Ayun, kung makikita niyo, at yan po ang ginagamit kung kayo po ay magli-listing sa eBay or kahit sa anumang online platform na selling online, pwede po yan. At idagdag natin, guys, na demonetize itong mga bariyang ito noong February 1, 1998. So medyo matagal-tagal na rin, ano. Ngayon naman, guys, mapunta naman tayo sa kaniya mga value. Wala natin siyempre 1991, no? 32% at 1992, 29%, 1993, 27%, 1994, 52%. Kung mapapansin nyo, guys, matataas ang kanyang frequency o yung kanyang percentage ng mga ibinahagi ng numismatic mga membro dito sa n.numista.com. So ibig sabihin, wala namang rare or hard to find dito sa apat na piso ito, no, from 1991 to 1994. Kasi nga, kung mapapansin ninyo, common lamang ang mga bariyang ito. At meron na pong value, eh, no? At kung sa unregulated condition dito sa 1991, medyo mataas na ang palitan, 119, let's say 2, nasa 120 na rin, di ba? Para wala nang butal. Sa uncirculated condition, yung po yung pinakamaganda, no? Uncirculated, yung hindi pa umikot sa market, guys. So, at yung 1992, sa uncirculated condition, nagsisimula na naman tayong mabulol, no? Ganyan talaga, okay lang. Uncirculated, 1992, ayan, 95.22 pesos, na mas mababa ng konti dito sa 1991, eh, no? At yung 1993 naman, 27% uncirculated condition, 46.42, mas mababa, halos na nga lahati, guys, no? 27%, eh, no? At yung last na year, 1994, 52, at sa uncirculated condition ay 52.37 ang kanyang value. So, balikan natin yung apat na piso, no? Ito, sa reverse, guys, makikita nyo yung Republika ng Pilipinas, yung portrait ni Gato Serizal, at yung year na 1991. Ayan siya, guys, no? Itong ating mga coins na ito, para sa akin, ay at least nasa extremely fine condition pa ang mga ito, kasi makikita mo yung script, yung sharpness ng portrait and the script ay nandyan pa. Pero ano siyang mga gasgas, kasi circulated na yun. Pag sinabi extremely fine, umikot na po yun sa sirkulasyon. At sa kanyang obverse, makikita yung 1 piso, yung portrait ng Kalabaw, at yung scientific na Anoa or Anoa Mendurensis. Ayan siya. Alright, guys, kung meron din kayo ito, pwede nyo pong i-share sa Kalimi Online Facebook page community. Ayan. Ayan po ang kabuuan nating content ngayon. Maraming salamat sa nabigyan ko ng konting impormasyon at konting kaaliwan sa ating pagkukulik, no? Enjoy lang natin yung ating ginagawa, guys, no? At kahit papano, madaragdagan yung ating mga koleksyon. Until next time po.